It's a rare one. Yes, sir! Welcome po ulit sa ating The Rare One Channel. So, by request po, feeding video naman daw tayo ngayon. And then, pakita ko sa inyo yung mga iba-ibang feeders na ginagamit ko. Usually, ito, mga super worm. Itong Blatta lateralis or Turkesian roach. And then, meron din tayo ditong Dubia roach. Tapos, naghanda rin ako ng microworms. Kinuha ko lang to dun sa bin ng ating dubya. Usually, may mga lumalabas na ganyan galing sa mga pakain nila. So, set aside muna natin yan. Lagyan natin sa harapan lang. Then, start muna siguro tayo sa mga slings natin. Tapos, habang nagpapakain tayo, explain ko bakit konong feeders ang gagamitin natin sa kanya. Like dito. So, maganda rin tayo ng forceps, syempre. Meron tayo dito. Oh. Ano ba 'to? Cage pulcripes or Harpactera pulcripes. Hindi masyadong kita. Ayan siya, sling pa lang. So, start tayo. Bigyan natin siya ng microworm. Pili lang tayo. Tapos, bagsak na. Ayun! Kita ba? Sakmalagad. So, bakit microworms ang binigay ko sa ating H. pulcripes? Usually, ito kasi baboon type to na tarantula. Sila mga fast grower na klase ng baboons. So mga fast grower, sa observation ko, mas mabilis yung metabolism nila. So katulad ng panahon ngayon natin, medyo mainit, yung ating microworm mas ano siya, moisted compared dun sa ating lats. Kaya mas maganda tong gamitin para hindi agad ma-dehydrate yung ating sling pagka ganito mainit. Tapos dito meron tayong next. Ano ba to? Sling ng Aponopelma bicoloratum. So ito naman, bigyan natin siya ng lats. Pili lang tayo. So, kung natin yun, mawala. Yun. Huli agad. So, usually, dito, dahil slow grower may itong ating sling, sa mga slow grower, medyo observe ko sa kanila talaga mas mabagal metabolism nila, so mas kaya nilang i-conserve na as energy nila, pati hindi sila basta agad nadidehydrate, kaya okay sa kanila itong lats. And favorite ko rin talagang pakain itong lats sa mga sling usually, gawa ng observe ko mas malaki yung ini-increase ng size nila once nag-molt, parang mas high protein talaga siya kasi hindi siya ganun ka-poised na feeder, so mas solid yung protein niya. Kasi yung protein niya ng kailangan-kailangan ng mga alaga natin eh. So, set aside muna natin siya. Kuha naman tayo dito ng juvenile. Ano ba to? Uy. Ano ba to? Hindi ko na-check kanina eh kung ano kinuha kong tarantula. Hay nanon.
Ito, bigyan natin siya ng lots na medyo malaki na. So yan. Para na-stress yata pag bukas ko. Nasa labas siya kanina eh. Biglang tumagos sulok. Usually sa gantong tarantula, barrowware kasi ito eh. Yan, nilalagyan ko lang konting driftwood, nilalagyan konting barrow, start barrow niya doon para hindi siya masyadong, yun, sakmal na niya, para hindi niya masyadong hukayin sa feeding. Mas mabilis ko siya mapakain. Tawag dito, medyo mas mabilis ko siyang mapapalaki. Syempre, ang pagpapalaki ng tarantula natin depende sa pagpapakain natin. So yan, pakita ka naman, try natin siyang pakita. Yo, gandang species rin to. Lipat naman tayo. Set aside muna ulit natin. Meron naman tayo dito sunod na, uy, isang favorite na SP nung ating isang idol, nung ating SP Bloody Red. Shoutout pala sa mga idol natin dyan, si Gorby Exotics. Yo, favorite niya tong SP na to. Tapos shoutout natin syempre sila si Kisopelma, si Cap Mike ng Southside Exotics. Shoutout sa inyo mga idol. Bigyan naman natin siya siguro ng mas malaking lats. Uy! Huli agad. Medyo nagtago siya. Pakita natin. Saka ba? Medyo mabilis masyado itong SP na to. Yan. Proud natin yan. Philippine proud. Pride pala. Proud lang ako sa kanya. Ganda ng SP na to eh. So lipat tayo. So lots ulit yung binigay natin kasi para sa kanya medyo mas maganda yung paglaki nila pagka lots yung ginagamit ko na feeders. Bali ginagamit ko sa mga program kung saan eh, Master Mold. Regarding sa Master Mold, next time iyan natin yan, tuturo ko sa inyo yung observation ko regarding sa Master Mold. Dito meron naman tayong, uy, kapal ng web, teka, ba't nawala siya. Meron ito eh, Pimorinus SP Tete, yung BCF brown color form. Bigyan natin siya ng super warm dahil babon din to, so medyo mainit yung panahon natin para mas ma-dehydrate siya, ay mas ma-rehydrate siya, hindi siya mas mabilis ma-dehydrate. Lagay lang natin sa web niya, nalalabas na yan kasi webbings nila yun yung pinaka-sensor nila sa teritory nila. So yun no, lumabas na yung ating tete. Kaya pa niyang kagatin. Nag-bladed yung ating superworm. Pagpapakain po ng superworm, medyo ingat tayo mga sir. Huwag natin hayaan na basta ilagay lang natin yung superworm. Baka kasi mag-barrow sila. Eh, once na hindi yan nakain ng ating tarantula,
kung abutin niya na magmo-mold siya, for sure yung tarantula nating magiging feeders ng ating superworm. So yun, sinakmal na siya. Unjuicing-juicing superworm natin. Medyo nakakaloo pa ako rin ito. Isa sa paborito kong SP ito eh. Mga P. Morinos. Love na love ko din yan eh. Nakakatuwa kasi yung mga color form niya, tapos yung attitude niya. So, tabi muna natin siya. Lipat tayo sa iba. Ano pa ba meron dito? Uy, tumago. Kita nyo, Weber type tong song to. Di bali, ano yan eh. H. Paul Cripes din, female. Sa bottle pa lang. Try natin siya lagyan ng lats. Sana lumabas. Lepas ke dyan. Tintay tayo. Pagka hindi niya kinain agad, hayaan na natin. Ito, pwede ka naman hayaan yung lots. Kahit na hindi nila nakain, kasi mga crawlers naman maigi yan. Pag dito, ikot-ikot lang yan sa inklo ng ating alaga. Once na makachempo yung ating tarantula, sasakmalin niya rin yan. Basta make sure lang na hindi pre-molt yung ating alaga. Ayun na, lumalabas na. Uy! Medyo nagulat sa boses ko. Wala, pumasok na yung ating lats. Sigurado, patay na siya doon. Hindi na natin nakita yung ating H. Paul Cripes. Sumilip lang yung paa kanina. Sige lang. Isa, hayaan na natin yung sa doon. Kainin din yan mamaya. Or bukas. As usually, yung pagpapakain ko, iba-iba po rin eh. Meron tayong once a week. Usually, talaga mas maganda once a week lang. Tapos, meron akong mga pinapakain ng maabot ng every 2 weeks. Yung mga, lalong mga slow grower natin. Mga slow grower kasi medyo talaga mas mabagal metabolism nila. So, medyo mas matagal yung interval na pagpapakain ko sa kanila. Kasi once na lagi mong pakainin yan, mapapowerfeed ng gusto, lolobo lang ng gusto yung kanila abdomen. So medyo hindi maganda yung proportion ng ating tarantula, yung katawan niya. So this time, kuha naman tayo medyo malalaki. Uy, ito yung nirehouse natin ng nakaraan. Nakatago siya. Ang ating magkuha tayong dubya. Paglog natin. Teka.
Uy! Ayun! Sakmal na! Kaso hindi lumabas na yung ating Ornithoctonus Aurea tibialis. Yan yung nirouse natin nakaraan. Kita nyo. Ito yung ginawa nating start barrow niya. Doon talaga siya nag-barrow. Pailalim na sa ilalim ng driftwood. Kita nyo yung paligid niya. Puro webbings din. Yung pinaka-territory niya. Para alam niya pagka meron dumaan dyan na possible prey niya. Atakihin niya agad. Yung pinaka-sisilbing sensor nila. So, tabi muna natin siya. Yo! Okay na yan. Meron pa rin tayo dito ng isa pang binireos din natin nakaraan. Yung ating P. metallica na matured female. So yun siya. Kasi na hindi siya makita. Ado na siya talaga sa in-expect natin na magiging hide niya. So bigyan lang din natin siya ng dubya. Pakain muna natin siya. And then mga after 2 days, dumating na kasi yung ating matured male. Sasalang natin. Try natin breed. Yun. Hindi nakita. Dilim. Sakmal na niya yung dubya. Napansin nyo kanina, ewan ko kung nakita sa kami, medyo nag-vibrate yung pag ano ko ng forcep. Nag-drum agad yung ating female. Mukhang talagang ready na siya pagka nalagyan natin to ng male. So bakit nga pala dubya? Yan, okay na feeders naman siya. And then yung mga moderate lang naman sa faster fast grower. Kumbaga high protein talaga din yung ating dubya. Tapos maganda yung moisture niya. Meron naman tayo dito sasimay. Ang matured female na rin to. So bigyan natin siya ng dubya rin. Bigyan tayo medyo maglaki-laki. Yo, huli agad. Tagaantay lang ito ng kanyang boyfriend. Wala na, stranded pa yung boyfriend niya sa ECQ eh. So abang-abang lang. So yun na muna pakainin natin guys. At medyo marami-rami kung lalahatin natin eh. Shoutout ko na lang siguro muna yung ating mga subscriber dyan, yung mga supporters natin katulad nila Lorico Gargaliano, si Rico Amaga ng Phantom Arachnophilia, and then yung ating kaibigan na Common Keeper si Chuanim, tapos yung sweet couples natin na si Jericho Palad and Ramona Nadong. So thank you po sa mga support nyo. And pag views ng ating mga video, sana may mga natutunan tayo. Tapos yung ibang nagpapa-shoutout po, konting-konti lang po, medyo hindi kaya lahat agad din sabay-sabay. May lista naman po tayo na. So palike and share na lang po ulit ng ating YouTube channel and pa-subscribe na lang po. Hanggang dito na lang muna tayo. Thank you.